Hi guys, welcome to my vlog. Bale may nag-request. Yan, request ni Sir Francisco Kabangin. Ayan, kung paano raw gumawa ng ano, DIY na bender ba? Yung ginagamit sa slab. Ayan. So may dalawang klase ako dito. Yan, yan yung i-ano ko sa inyo guys. Yung isang welded, saka yung bended lang siya. Okay? Bale ito guys, ang ginamit ko dito is dalawang 12mm. Ayan, dalawang 12mm. Ayan, tapos winelding ko. Tapos ito 12mm din yan. Pero yung pagkakalagay nyan is ano guys, kasi hindi na tayo gagawa, ipapaliwanag ko lang kung, na lang kung paano. Ayan, magkabilaan yung pagkakalagay. Ayan, make sure lang guys na full weld talaga yan. Para ano, kasi gagamitin na natin yan sa ano, pagbibend. Ayan, dapat maganda yung pagkaka-weld niya. Ayan, yung clearance naman nito guys is pag ganyan malaki yung awang. Ayan, kita nyo naman. Sa akin ang ginagawa ko niyan, yung kasya yung ano, yung kumbaga estimated na ano niyan, luwang nito, pagitan nito is 20mm. Ayan, 20mm. Ayun. Yung luwag nito. So, ayan, tapos yung isa naman is ito, 12mm din 'yan. Ayan. Maganda lang itong gamitin guys pagka manipis yung bakal na ibe-bend mo, kumbaga 9mm ganyan. Kasi yung ginamit natin dito is 12mm din. Pero kung gusto mo talaga ng ganito guys, na ano, kumbaga hindi mo na kailangan ito, kasi hindi mo na kailangan magpa-weld pa yan, lalo na pagka ano, wala ka namang welding ganyan. Pwede kaya gagawa ka lang, DIY lang, tapos ano, nasa bahay ka lang ganyan gagawa ka. Maganda yung mainam dito ang gamitin guys is yung ano, yung 16mm o di kayo yung 20mm. Yan, kung magagawa mo yun ng paraan na may bend mo ng ganito yung korte, mas maganda, maaari mo siyang gamitin sa pag-bend ng 12mm saka pag-bend ng 10mm. Kasi ito guys, yung 12mm nga to, pero yung pwersa nito mahina lang, gawa ng 12mm lang nga lang siya. Pero pwede mong gamitin sa 9mm. Bale, ginawa ko lang to ng video guys para ipakita ko sa inyo yung position, yung forma, kung paano to yung itsura nya. Bale, ganyan lang siya guys. Ayan. Ayan. Parang yung Barreta de Cabra. Ayan. Yung itsura, di ba? So, ganyan lang siya guys. Ngayon, susunod guys, is papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ayan. So, ito na nga guys. Gamitin natin to. Yung welded. Ayan, for example, sample lang to guys. Ito yung biga sa may bandang slab. Ayan, biga. Nandito na yung nakausling bakal. Kumbaga ito na yung nasa ibabaw ng beam. Diba, may pag sa mag-slab ka, may dalawang horizontal bar dyan na nakalabas. Ngayon, for example, is mataas yung bakal. Ito. Tapos kailangan mo siyang ibaba. So, ganito lang yung proseso nyan guys. So, ayan. Pasok mo lang siyang ganyan. Diba, sa tabi ng biga. Tapos, i-bend mo siya. Pag ganun. Ayun. Bumaba na siya guys kanina. Bumaba na siya. Hindi na to siya tulad kanina. Kumbaga naging ganyan na yung tsura niya. Kumbaga bumaba. Ngayon, pagpalagay naman natin na mababa siya. Mababa. Oop, adjust lang natin guys. Ayan. Kumbaga mababa. Mababa yung bakal. Tapos gusto natin siyang itaas. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Dito naman tayo pupwesto. Tapos yun. Ayan. Kung kita nyo guys, is umakat nyo yung bakal. Ayan. Ginagawa yan para, ano, lalo na isislab, para kailangan talaga ng concrete cover mula dun sa forma, lamesa, hanggang sa taas. Dapat may clearance yan para hindi, ano, magbakbak. Kasi minsan, pagkakulang yung concrete cover, ayan yung nagiging rason sa pagkatuklap ng semento ng islab sa ilalim. Okay? So ngayon, okay na tayo dito sa may ano. Gamit yung ito guys, hindi lang sa ano to nagagamit, hindi lang sa ano tawag dito, hindi lang sa islab. For example, magdudugtong ka kung baka haligi yan, magdudugtong ka ng bahal sa poste kasi bitik, hindi kaya sa biga. Ginagamit din to guys pang splice. For example, pagpalagay natin nasa 70 cm ka na, tapos magdudugtong ka ganito guys, tingnan nyo, bibend mo lang siyang ganyan. Ayan. Okay. Tansyay mo lang yung kung gaano kapag kapal yung bakal guys. Ayan. Kumbaga kulang pa guys. Dagdagan ko lang na konti.
Yan, sa full video lang to guys ha. Ayan, huwag nyo lang pansinin masyado yung ano bakal luma. Ayan, kung pansin nyo guys, is ayan, na-bench siya, di ba? Ngayon, dito ka na magdudugtong. For example, ayan, di ba? Para pag naglagay ka ng stirrup, is tama-tama pa rin, naka-align pa rin yung ito saka dito. Ayun. Okay, hope guys na nakukuha nyo yung point ko. Itong tinuturo ko guys is para lang sa mga baguhan, inulit ko. Para lang sa mga tulad kong baguhan, sa mga nag-uumpisa pa lang. Para magkaroon man lang sila ng kahit na ano, kahit konting idea lang, di ba? Pero sunod natin itong ano. Ito, yung bended lang siya guys, bended. Ayan, ito guys is 12mm nga lang, sabi ko sa inyo guys. So, pwede siyang gamitin dito sa may 9mm. Ayan, subukan natin. Kumbaga, iaangat natin dito. Yan, yung portion na yan is iaangat natin. So, ito guys, iaangat natin nun. Ulit-ulit, di ba? Gaganyan mo lang siya guys. So, ayan. Kung pansin nyo guys, is umangat na siya. Kumbaga, pag dito ka guys, angat diyan, angat yan. Pero pag gusto mo namang ibaba dito banda, kumbaga, ibababa mo naman siya. Dito, ibababa mo to. Ayan, for example, bababa mo siya. Sorry. Ayan, baba natin ah. Ayun. Bumaba siya. Kumbaga baliktaran lang. Pag gusto mo siyang itaas, dito ka sa kabila, mag-bend. Pag gusto mo namang ibaba, dito rin sa kabila. So, ganun lang siya kasimple guys. So, kay Sir Francisco Kabangin, ayan. Hope na nasagot ko yung katanungan mo. Yun nga guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood sa video, sa mga videos ko, yan, yung mga subscribers ko, saka yung mga hindi pa nakakapag-subscribe yan, baka naman, ayun. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Pahit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat, hanggang sa susunod. Paalam!